What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang part 2 ng episode 1 ng Konosuba season 1. New anime po ito mga idol. Sa mga bago nga po pala dyan, hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag nyo na lang po kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Muli po mga idol, shoutout nga po pala kay na Jet, pagbati mula kay Glenn Bagro, shoutout po kay Lara Jane Panuelos, kay Michael Sutana, kay Jericho Oliveros, kay Vincent Cariolo, kay Robert Osby Mansa, shoutout po kay Mayhem Forever, kay Richard Purigay, kay Prince Kenji Baldos, kay Lindell Verdon, kay Vladimir Napoles, kay Michael Capito, kay BJ, at saka po kay Jidre Lambon. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. Yun lamang po. Let's go to the video na po. Sandali lang! Pwede mo pong tawagin mahal na Diyosa kung gusto mo. Pero hanggat maaari, tawagin mo na lang ako Aqua, okay? Alam ko na. Dahil isa kang Diyosa, di ba dapat alam mo kung nasa ng guild ng mga manlalakbay? Isa nga akong Diyosa, pero syempre, hindi lahat ng mga maliliit na bagay alam ko. Ay, wala talaga siyang silbi. Mukhang ito na nga yung lugar, Diyosa. Nakakatakot. Maligayang pagdating! Kung kakain kayo, may mga bakante dito. Kung tungkol naman sa trabaho, dumiretso lang kayo sa loob. Salamat! Hoy! Bago ka lang dito, no? At ikaw, babae, anong klaseng damit sa suot mo? Tama ka! Talagang bago lang kami dito. At mula pa talaga kami sa napakalayong lugar. Alam mo, gusto ko rin maging isang manlalakbay at labanan ng kasamaan. Ganun ba batang paslit? Anong ibig sabihin nun? Maligayang pagdating sa bintuan ng impyerno kung hinahanap niyo ang tanggapan nando sa bandaron. Kazuma, paano mo naisip ang lahat ng yon? At nakagawa ka ng ganung storya ng biglaan? Makinig ka, Aqua. Sasali tayo sa isang samahan at maghahanap tayo ng lugar na matutuluyan. Nakuha ko! Wala akong alam sa mga larong to, pero sa palagay ko, ganun din naman ang takbo ng mundong to. Tama ka dyan, kaya halika na. Teka sandali! Mukha ka namang isang taong maaasahan. Bakit lagi ka nalang nagkukulong sa bahay? Wala ka bang kaibigan? At saka bakit parang isang malaki kang batugan kung umasta? Tigilan mo nga ang pagtawag sa akin ng batugan. Hindi naman ako laging nasa bahay eh. Kumusta? Anong may paglilingkod ka sa inyo? Gusto namin maging manlalakbay. Ah, ganun ba? Bago yon, kailangan nyo munang magbayad para makapagparehistro. Walang problema. Ha? Ano ka mo? Magbabayad? Ako, may pera ka ba dyan? Dinala mo kaya ako dito nang walang pasabi. Siyempre, wala akong dala. Ay, wala talaga siyang silbi. O-early na po ba kayo? Teka, iniisip pa namin. Walang problema po. Paano na to? Nagkaroon tayo agad ng problema. Sa ganitong sitwasyon, madalas dapat meron na tayong gamit. Sapat sa pangunahing pangangailangan natin. Ang daya naman oh! Nasaan na yung pagiging maasahan mo? Kung sa bagay, ganyan talaga yata mga taong batugan. Huwag mo nga akong tawagin batugan. O siya! Ako na nga ang kikilos! Ipapakita ko sa iyo ang kayang gawin ng isang Diyosa. Ikaw na paring nakaupo dyan. Kailangan ko ng tulong mo. Ako si Aqua. Ang sinasamba ng nakararami dito sa Axis. Ang Diyosang si Aqua. Kung isa ka talaga sa mga taong tagasunod ko, baka pwede mo naman kaming pahirami ng pera. No, ang totoo, tagasunod ako ni Eris. Ha? Ha? Ganun ba? Pasensya na. Sandali lang, munting binibini. Kasama ka rin ba sa sekta? Alam nating mas mataas ang posisyon ng Diyosang si Eris kumpara kay Aqua. Napansin ko nagkakaproblema kayo sa pagpaparehistro, tama ba?
Heto, isipin mo na lang na biyaya ito ng Diyos ang si Eris. Kahit na gaano pa katindi ang iyong paniniwala, hindi mo dapat tatawagin ang iyong sarili na isang Diyos, ha? Ah, ganun ba? Pasensya na. Marami pong salamat. Hindi siya naniwala nung sinabi ko ang isa akong Diyos, ha? Siya nga pala. Kazuma, mas mataas ang posisyon ko kay Eris, alam mo ba yun? Naawa sa akin ang isa sa mga tagasunod ng Diyos ang series. At pinahiram ako ng konting pera. Oo. Miss, magbabayad na kami para sa pangrehistro namin. Sige. Parang may pakiramdam ako na ayaw niya kaming katransaksyon. Kung ganun, hayaan niyong ipaliwanag ko. Ang bawat isang manlalakbay ay may kanya-kanyang trabaho. Ang tawag dito ay track card. Dito nakatala ang bilang ng mga halimaw na matatalo nyo. Sa tuwing lumalakas kayo, makakatanggap kayo ng puntos na magagamit nyo para sa bagong abilidad, kaya gawin nyo na ang makakaya nyo. Ngayon, maaari nyo bang ipatong ang kamay nyo sa ibabaw ng kristal? Ah, ganito ba? Oh! Pamagitan nito, malalaman niyo ang status ng bawat isa. Kaya pwede na kayong mamili ng gusto niyong trabaho base sa inyong kakayahan. Hindi na ako makapaghintay! Ngayon, matutuklasan na nila ang nakatago kong talento. Siguradong magugulat sila at siguradong pagkakagulan ako ng lahat! Ayan! Heto, tapos na! Kazuma Sato, tama ba? Tignan natin. Normal lang ang lakas mo. Medyo mataas ng konti sa normal lang talina mo. Teka! Ano to? Hindi pa karaniwan ang swerte mo? Pero syempre, di naman talaga ganong kailangan ang swerte sa pagiging manalakbay. Pero dahil mataas ang swerte mo, ba't di mo nalang kaya subukang maging merchant? Ba't ganun? Hindi siya sangayon dun sa nakuha kong trabaho. Ano bang problema niya? Teka, gawin mo nalang manlalakbay ang trabaho ko. Pwede ba yun? Oo, walang problema! Pwede naman natin palitan yan pag nagbago ang isip mo. Tama ka. Malas ko naman ngayon. Ano? Maliban sa talino at swerte, na napakababa kaysa sa pangkaraniwang tao, ang lahat ng status mo ay talagang napakataas kumpara sa normal na tao. Ibig sabihin, napakagaling ko talaga? Oo, talagang napakagaling mo. Siyempre, hindi ka pwede sa mage class kasi kulang ang talino mo. Pero maliban dun, kahit na nag-uumpisa ka pa lang, pwede kang crusader, sword master, art priest, halos kahit ano na nasa advanced class, pwede! Ganun ba? Sayang naman walang diyosa sa mga sinabi mong pagpipilian. Alam ko na, para makatulong ako, art priest ang gusto ko! Art priest ba ka mo? Ang posisyon na talagang makapangyarihan sa isang grupo, kadalasan dahil sa angking lakas na may kakayahan itong lumaban ng sabayan. At ngayon, Miss Aqua, gusto namin kayong batiin ng maligayang pagdating. Ako at ang aking mga kasamahan ay malugod kayong tinatanggap! Kaya, nakakatuwa naman! Maraming salamat sa inyo lahat! Tingnan mo nga naman to, nakakatuwa. Buti pa siya. Ngayon, ganap na tayong malalakbay! Tama ba ako, Kazuma? Akala ko ba ako hindi mo to gusto? May sinabi ba akong ganun? O sige na nga, tibali na. Nag-uumpisa pa lang naman ang lahat, kaya ayos lang. Ngayon sa wakas, magsisimula na ang paglalakbay namin sa mundong ito. Thank you.
Sandali lang. Ano man problema? Nakalimutan mo bang magbanyo bago matulog? Madilim, gusto mong samahan kita? Hindi na kailangan! Mali, hindi yun! Magpasensya na po! Hindi tayo nagpunta dito para magtrabaho. Oo, ano? Tama ka. Kaso makailangan mong matalo ang Devil King para makuwi na ako. Wow! Napakababa ng tayo na kung para sa nagbarabaho. Wala na mga halimang malapit sa bayan. Siyempre dahil dito, wala na rin magbibigay sa amin ng pera. Parang ganito lang sa dati ko. Mga idol, dito na po nagtatapos ang ating pong episode 1 ng Konosuba Season 1. Yung next episode po natin mga idol, abang-abang na lamang po kayo mamaya, i-upload ko rin po. Sana po supportahan nyo po ang ating pong new anime mga idol. Maraming maraming pong salamat mga idol.